May ipapakita ko sa inyo guys na talagang magugulat ka kung isa kang Ross player guys. Tignan mo to men. Nakikita nyo ba to? Dito tayo makakakita ng mga iba't ibang skin na pwede nating makuha mismo sa Ross 2.0 na hindi bumibili ng skin. What's up guys? Welcome to the channel. My name is Jason and sa video na ito, pag-uusapan natin ang kaka-release lang na 2.0 ng Rules of Survival. Naisipan kong gawin ang video na ito dahil ang daming nagtatanong at ang daming nagguguluhan at hindi nagustuhan ang bagong mode ng Rules of Survival. Siguro dahil hindi nila naiintindihan. So, sa video na ito, i-discuss natin yan. Pag-uusapan natin ang Ross 2.0 mismo, paano siya laruin, anong pinagkaiba niya sa Rules of Survival na Battle Royale, at ang pinaka-importante is paano kakikita ngayon sa game na to. So, let's go. So guys, bago tayo magsimula, naglagay ako ng timestamps sa video para pwede kayo mag-skip sa mga topic na gusto nyong malaman. I-check nyo lang sa description, nasa description na. Tsaka sa video din, para mag-fast forward lang kayo kung ano yung gusto nyong maintindihan sa video. So, let's go. Simula na tayo. So, unang tanong guys is, ano nga ba ang kaibahan ng Ross 2.0 sa Ross na Battle Royale? Yung Battle Royale is iba yon, kasi nga sa game mode na yun or sa genre na yun ay meron kang zone, papasok ka sa zone. Kung sino yung last squad na manalo or matira, ay sila yung panalo. So, mangyayari dun is maglulut ka, kukuha ng loot, tas mananalo ka sa isang game. Ang mga loot mo ay mawawala na. Sa Ross 2.0, iba siya. Isa siyang tactical first-person shooter game na kung saan ikaw ay magso-survive habang naglulut. At yung mga loot na makukuha mo ay pwede mong dalhin pag ikaw ay naka-escape or naka-exit na kung saan ka naglalaro na map. So ito din yung dahilan guys kung bakit malakas yung mga AI or mga bot na nasa game. Kasi iba yung pagka-design nila kumpara mo sa Battle Royale. Kasi sa Battle Royale ang focus mo doon is manalo bilang isang pinaka-last na player sa game. Sa Ross 2.0, hindi yun ang goal mo. Ang goal mo dun is mag-loot, magpalakas ng item, mag-upgrade ka ng item para sa sarili mo, para ma-hunt mo or mapatay mo yung ibang player habang sila ay naglo-loot at makuha mo yung item nila. Yun ang goal ng Ross 2.0. So yun ang buong konsepto niya guys. Pag naglo-loot ka at makaalis ka sa mapa, lalakas ka. And pag lumakas ka at pumasok ka sa isang mapa ulit at mag-hunt ka ng ibang players, ikaw yung makakapatay sa kanila at makukuha mo yung loot na hinahanap nila. So, the stronger you are, the better the rewards. And, kung sino man yung pinakamalakas sa mapa na yun at ikaw ang makapatay, napakasarap din ang loot na makukuha mo kasi makukuha mo yung napakagandang item na meron sila. So, yun ang konsepto niya. So, guys, ngayon alam nyo na ang konsepto ng Ross 2.0. Punta naman tayo ngayon sa game. And para maturuan ko kayo at ma-explain ko sa inyo ano-ano ang mga makikita nyo sa lobby, sa game lobby. So let's go. Ayan na guys, nandito na tayo sa Rules of Survival game. And nakikita nyo ito yung normal na Rules of Survival lobby. Para makapunta kayo sa Ross 2.0 lobby, i-click nyo lang tong Ross 2.0 is coming. Nasa itaas ng rank. Ayan, nakikita nyo ba yan? Yung saan yung mouse ko? So pag-click nyo dyan, automatic na mapupunta kayo sa Ross 2.0 na game lobby. Alright, so ang una nating pag-uusapan guys sa kanilang game lobby is itong shelter. Ngayon, ang shelter is isa sa pinaka-importante na part ng Ross 2.0 kasi kung i-click mo to, dito mo makikita ang iba't ibang parts ng shelter mo. Ang ibig sabihin nito, dito mo magagawa ang iba't ibang bagay na pwede mong magawa para mag-improve ang character mo and para mag-upgrade ka din ng mga weapons. So, nakikita natin sa gitna, meron tayong tinatawag na furnace. Kung i-click natin yan, ang ibig sabihin nito is pwede kang mag-add ng materials. So, kung babasahin natin, you can recycle weapons and attachments to obtain multi-purpose crafting materials. So, pag may makuha ka ng mga attachment or mga weapon sa game, ang gagawin mo is i-click mo tong add material. Pagkatapos, papipiliin ka ng game kung ano yung gusto mong i-recycle. Ang ibig sabihin nun, sisirain mo yan para makakuha ka ng materials na kailangan mo. For example, itong shotgun na to, pag disassemble ko siya, ang estimated time niya is 29 seconds and ang makukuha ko is 90 military materials at saka itong gear. Na ang tanong, saan mo magagamit yung mga materials na yan? Isa sa mga requirements or purpose ng materials na yun, for example, ikiklik ko itong furnace ulit at ikiklik ko yung upgrade para sa furnace, kailangan ko ng ganito. Kailangan ko ng military materials. So, para makuha ko yung military materials, sa furnace mismo,
is dito ko i-disassemble ang isang item para makuha ko yung material na yun. Gets? Okay. Okay, so tapos na tayo sa furnace, punta tayo sa crafting station. Ngayon sa crafting station, guys, ang pag-i-click mo tong enter, makikita mo dito. So sa from the word itself, crafting station, pwede mong ma-craft yung mga iba't ibang baril na gusto mo gamit ang material. Itong material na to. So in my case, pwede ko tong i-craft ang helmet at saka armor, pwede ko yung i-craft. Iba't ibang baril na pwede mo i-craft. Ang maganda dito, guys, kung hindi niyo to napansin sa mga players, kung bababa kayo, may makikita kayong mga bagong item at mga bagong skin. Meron silang ganitong level 4 helmet na pwede mo i-craft. Pero ang kailangan mo dito is level 2. So may requirement yung kada upgraded item na pwede mong gamitin or i-craft. So for example, ito sa baba. Ayan, kakraft mo yan. Kailangan mo na yung level 2 na na crafting station. So, yung gagawin mo, magbaback ako. Nakikita nyo itong upgrade dito. Kailangan kong i-upgrade yung crafting station para makakraft ako ng mas malakas na item. So, magluloot ka, i-upgrade mo yung crafting station mo, yung furnace mo, kung saan man sa shelter mo, para mas magka-advantage ka or mas maging malakas yung item mo or yung character mo mismo. So, ang kailangan kong gawin is i-upgrade ko daw yung furnace ko mag-level 2. So, yan ang kailangan kong or requirement ko para maka-upgrade ako ng crafting station. Na kung babalik tayo sa crafting station, guys, may ipapakita ko sa inyo, guys, na talagang magugulat ka kung isang Ross player, guys. Dahil tignan mo to, men. Nakikita nyo ba to? Dito tayo makakakita ng mga iba't ibang skin na pwede nating makuha mismo sa Ross 2.0 na hindi bumibili ng skin. Nakikita ba natin lahat ng mga nakikita ko? Ang ganda ng mga skin, men. Meron din ako nakitang itong skin ng M110. May mga skin dito, men, na ngayon ko lang nakita. Siguro hindi ko to na-experience before. Pero sobrang ayos, men. Sobrang cool na pwede mo yung pwede mo makuha yung mismong skin ng baril sa upgraded version niya, kumbaga. So ayos siya, guys. Kung yun yung gusto nyo makuha, makukuha nyo yan pag in-upgrade nyo yung in-upgrade yung crafting station nyo. Yun yung gusto nyo makuha. So, punta tayo sa furnace ulit. Para maka-upgrade ako ng crafting station, kailangan kong i-level 2 yung furnace. Pero yung furnace, sinasabi dito na kailangan kong i-upgrade yung shelter ko. Upgrade requirements, shelter to level 2. So, pag pupunta ako sa shelter, dito sa baba, ikiklik ko tong shelter. Ang sabi dito is, para ma-upgrade ko yung shelter dito sa taas, kailangan ko nitong battery. Now, ito yung problema ko, guys, while I was playing. Hindi ko mahanap tong battery, guys. For some reason, kasi ang battery kasi, pag kinlik mo siya, tapos kinlik mo tong channel, tapos kinlik mo yung contract task, ang battery daw is makukuha nyo siya sa mga mission. Ngayon, wala pa akong mission na may battery. Yun yung hinihintay ko, men. Kaya magka-mission ako na may battery para ma-upgrade ko yung shelter, ma-upgrade ko yung furnace at ma-upgrade ko yung crafting station ko para makagawa ko ng mga bagong baril para mas malakas ako kesa sa kalaban ko. Yun yung gusto kong gawin. Yun yung isa sa mga pwede mong goal kung gusto mong maglaro ng Ross 2.0. Bali, the more you play, the better the item. Kung mas naglalaro ka ng Ross 2.0, maka-upgrade ka, may skin ka, ang ganda ng character mo. Yun yung goal. Pero mag-iingat ka kasi pag ginamit mo yung mga item mo at sa labanan at namatay ka dun, wala, ma-GGG ka. Ubus na nga lahat ng item mo. So yun yung, guys, meron din tayo mga iba't ibang klaseng rooms dito, guys. Yan yung water pump, generator set. Tsaka meron din ditong lighting. So yun na, guys, yun yung konsepto nitong shelter. Kung hindi nyo pa to nagigets. So, yan yung mga pwede nyong i-upgrade. Hindi ko na i-explain siguro yan, guys, yung iba't ibang shelter kasi magiging mahaba na yung video natin. So, i-check nyo lang, guys, yung iba't ibang parts ng shelter. Basahin nyo lang, tulad nitong transaction terminal, unlock trading post daw. Ito yung gusto kong i-upgrade, guys, kaso kailangan ko nga ng battery. Kasi, kailangan ko i-upgrade ang shelter ko to level 2. So, yun na, guys, yun ang shelter. Medyo mahaba na discussion yun or explanation. Pero sana na-gets nyo. And sana basahin nyo din sa yung sarili nyo para mapag-gets nyo din. Kung meron kayong tanong about sa shelter, mag-comment lang kayo. Pwede kong i-explain yan sa next video. Kung gusto nyo, kung requested nyo yun, at kung interesado kayong malaman yun, pwede din ako magbigay ng mga tips and tricks sa buong 2.0 concept.
kung gusto nyo. So mag-comment lang kayo guys. And don't forget to like the video as well kung nagustuhan nyo so far ang ating mga explanation and ang ROS 2.0. Alright, since tapos na tayo sa shelter guys, dito naman tayo sa depot. Itong depot guys, dito lang yung kumbaga storage, okay? Kumbaga ito yung box mo kung saan mo ilalagay yung mga item na na-loot mo. Yan lang, ganun lang kasimple. Itong arsenal, na-explain na natin yan, yung crafting station, furnace, DNA. Itong DNA, hindi ko pa gets to eh. Wait, ano to? Wait, ha? Huh? BH basic load. Huh? BH basic HP. Ay, may ganito pala. Ah! Ito pala yun, guys. Dito mo pala ma-upgrade yung character mo. Katulad nito, pain resistance. Parang may ano yung character mo, may stats. Kumbaga, ito maglalakas yung HP ng character ko. Guys, ngayon ko lang to na-realize. Ngayon ko lang to na-discover, man. We are discovering it together. So, kailangan mo talaga palang mag-farm para mapalakas yung character mo, man. Oh my God. Yan, ina-upgrade ko na siya. Pain resistance, basic HP. What the? Okay, try nang i-upgrade to. Try ko i-upgrade yung buong circle kung ano mangyayari. Ayan na, may na-upgrade tayo. Unlock. Ano to? What is this? Ano to? Icon sorting. Huh? Embedded DNA chip. Okay, di ko pa gets to guys. Siguro next time pag mag-gets na natin to. Chip inventory fuse chips. Wala tayong chip. Fuse chips. Meron akong dalawang chip na nakuha. Fuse one time. Anong meron dito? Fuse one. What? Use for DNA gap embedding. Oh my God, guys. Medyo na-confuse ako, guys. So, ito daw, guys. May nakuha akong chip. Pwede ba natin ilagay dito yung chip? Okay. Hindi ko pa ito may explain sa inyo, guys. Pero ang simpleng explanation dito, guys, is meron pala silang ganito. Meron palang stats yung character mo, man. So, pag naglalaro ka, kailangan mo itong i-upgrade para mas ano ka, mas DNA Institute needs to be level 2. Ooh, kailangan mo itong i-upgrade para mas makunat yung character mo, men. Tingnan nyo to, men. Magiging makunat yung character ko, men. I-upgrade ko to lahat. Solid, men. Ito pala yun. Kailangan mo palang i-upgrade to. Kung nanonood ka ng video na to guys at natututo ka guys, congratulations sa iyo kasi ngayon ko lang din to nalaman men. Ngayon ko lang nalaman men as in. So yun yung DNA guys. I hope na gagawin niyo yun kasi para yun kumunat yung character niyo. Magiging mas makunat kahit hindi kayo mamamatay agad. Okay? We are learning together guys. That's really nice. Alright guys, so proceed na tayo dito sa EXO profile. Tsaka spoils crate. So bago ko pag-usapan 'yan, ito muna ang gusto kong makita nyo. BH and EXO. Itong nasa baba. BH and EXO. So BH versus EXO. Itong EXO guys, kung nakalaro ka na ng ROS 2.0 or kung hindi man, sa ROS 2.0 may mga AI or bot, right? Yung mga AI or bot doon, katulad ng costume nitong EXO, naka-blue. Ang ibig sabihin nun, pag ikaw ay pumasok sa isang mapa, click natin yung start. Kung ikaw ay pumasok sa isang mapa at gagamitin mo ang EXO, hindi ka gagalawin ng mga AI or bot. Hindi ka nila papatayin kahit na mag-loot ka na mag-loot. Right? Kasi pag ginawa mo yun o pag pumasok ka bilang isang EXO, kakampi mo sila. Pero isang warning lang, wag kang babaril ng kakampi mong EXO o ibang player na EXO or yung mga bot or AI. Kasi pag binaril mo, either, no, kung sino man, papatayin ka ng mga AI, papatayin ka ng mga bot. So, kung EXO ka, ang babarilin mo lang is yung mga BH. Now, ano yung BH? Ang BH, pag naging BH ka, isa kang player, kumbaga. Isa kang normal na player, normal na character, and yung mga AI or bot, tatargetin ka nila, papatayin ka nila, and itong mga EXO na to, pwede ka din nilang patayin. Okay? Gets? Okay.
Na ngayon, ang EXO, kung babalik tayo sa EXO profile at i-click natin yan. Yung EXO profile, may tinatawag, may mga pangalan sila like Wayne, Selena, ganun. Di ba? So, i-click natin itong question mark sa taas. Yan. The obtained EXO will be retained permanently and the attributes of the EXO can be retained, improved, increased loyalty. So, ang ibig sabihin nito, guys, ang mga EXO profile, guys, hindi mo sila nagagalaw. Ganyan lang talaga sila, pero pwede mo silang i-upgrade. Now, paano mo sila ma-upgrade? So, i-click ko si Wayne, for example. Ayan na, i-click ko si Wayne. Makikita natin na meron silang sarili nilang weapon, Thompson, ganun. And pwede kang i-click dito sa baba, right? May arms, pwede mo silang i-upgrade mismo. Ang mga EXO ay pwede mong ma-upgrade. Katulad ng BH. Pero, mas malakas ang upgrade sa BH. Right? Pero kung i-upgrade mo yung EXO mo, of course, magiging mas madali din yung paglulot mo bilang isang EXO pag in-upgrade mo siya. Kasi pag pumasok ka ng isang game bilang isang EXO, yan lang talaga, ito lang talaga yung magagamit mo. Okay? Na bilang isang BH, pwede mong i-change lahat. Pwede akong gumamit ng shotgun, lagyan ko ng bag, lagyan ko ng armor, right? Pwede akong gumamit ng ohm bilang isang weapon naman sa character ko. Yan. Pwede kong gawin yan bilang BH. Pero, ito ang pinaka-importante, guys. Pag BH ka at namatay ka, lahat ng mga item na dala mo, except sa mga item na nandito sa storage mo, ay mawawala. So, isipin mo talagang mabuti kung willing ka ba or gusto mo bang pumasok sa isang mapa na may item or gusto mo mag-loot ng walang item sa simula para medyo hindi masakit sa feelings mo na mawalan ng item pag namatay ka. Diba? Bilang EXO naman, itong mga item na meron ka, andyan na yan. So, kahit na mawala yan, hindi talaga, ganyan talaga siya para default. Ganyan talaga yung mga EXO. Right? So, kung makaloot ka ng mga mas okay yun. Now, move tayo sa spoils crate, guys. Itong spoils crate, guys, ito yung lahat ng mga na-loot ng EXO. So, lahat ng mga na-loot ng EXO, mapupunta dito, i-unlock mo siya for 20 minutes. Pwede mo siyang i-speed up yung pag-unlock. Pwede mo siyang i-open diretso for $2,000 ata cash. Tapos yun na yun. Right? Lahat ng mga lulut ng EXO mapupunta dito. Tapos yung BH naman, lahat ng mga lulut mo, nasa bag mo siya. Automatic, diretso. Right? Pero lahat ng mga nasa bag, pag namatay ka, wala. Again, remind ko lang. So yun yung kaibahan ng EXO sa BH, guys. Sana hindi kayo naguluhan. Sana ay medyo klaro yung pagka-explain ko. Medyo mahaba tong video, guys. Pero gusto ko lang talaga i-explain ang each part. Kasi medyo kailangan nyo talaga maintindihan to. Para mas klaro, mas maintindihan nyo yung game, siguro mas mag-interest nyo siya. Tama ba yun? Kung mas naiintindihan nyo siya, mas maglalagay kayo ng interest. Kasi pag naguguluhan lang kayo, namamatay kayo sa bot, you know, ulit kayo ng ulit, patay kayo ng patay, hindi masaya yun. It's not fun to, mamamatay ka lang na mamatay, right? So, I hope nakatulong to, guys. So, next topic natin, guys, is itong nasa left side ng map. So, madali lang to. So, nakikita nyo may store, general supplies. Kung wala kayong barrel, pwede kayong pumunta dito at bumili, ganyan. By the way, para magkapera kayo, guys, ito nakikita nyo sa taas, itong $10,000 na meron ako. Ang gagawin nyo para magkapera kayo, punta kayo ng depot, ibenta nyo yung kung anong gusto nyo ibenta. I-click nyo lang to, itong nandito. I-click nyo lang yan, 264. Kung willing kayong ibenta kung anong gusto nyo ibenta para magkapera kayo. Na itong trading post, ito yung gusto kong i-unlock para mapakita ko sa inyo, pero ngayon wala pa ako nyan. Quest, bibigyan ka ng quest, tas may reward, daily mission, I'm sorry. Weekly mission, main mission. So yun, kita natin dyan. Mga mission lang, mga quest. Basic, tas may novice mission. So bibigyan ka ng mga mission ganyan. Mga mission lang yan. Tas meron silang tinatawag na warm up event, guys. Para sa hindi mga nakakaalam at gusto ng diamonds, ikiklik nyo tong warm up event. Ayan na. And makikita nyo dyan na nakaklaim na ako ng diamonds. So ayan na, may diamonds tayong naklaim. Oh, may makiklaim pa nga ako. $100 tsaka $3,000. Ayan na. Tapos yun, para umangat tong progress dito, punta kayo sa activity mission. Tapos tapusin nyo lang yan, tapos may points kayo dyan, 25. Ito, I think kailangan mo ng code dito para makaabot ka ng 800 itong points.
And makukuha ka ng 300 diamonds, guys. Hindi ko pa natapos to, guys. So, di ako sure dito, guys. Hindi ako sure. Pero yun nga, guys. Meron silang event na ganyan. And nandito din yung Cash USD Cash Card event nila, guys. Okay? Bago natin pag-usapan yung Cash Card event nila, explain ko muna sa inyo paano kayo makakuha ng cash para mas klaro. So, punta tayo muna sa gameplay and then explain ko yung Cash Card event. Okay? Okay, so, i-click natin tong start as BH. Ito ang lalabas kung i-click mo yung start. So, nandito, meron tayong makikita ditong mission sa gilid. And meron siyang reward. So, yun nga, bibigyan ka ng upgrade toolkit, tsaka gear, tsaka yung DNA. So, ayan, iba't ibang map. Meron tayong apat na map. Siguro, ang pinaka-paborito ko dito na map is yung ano, yung Peninsula Hotel. Kasi may elevator, guys. Napakabago siya sa Ross. Second is yung Arsenal. Gusto ko yung Arsenal kasi meron siyang parang bunker na i-open mo. So, yun guys, maganda yung mga map. Sana nga, lalo na itong Gili Bay. Sana ilagay nila to sa Battle Royale, men. Tsaka ayusin nila yung map. Kasi medyo may maraming glitch yung map. Marami siyang mga visual glitch na pag tumatanong ka, nakikita mo yung kabilang part ng bahay. Parang ganun. Pero sana guys, ilagay nila to sa Battle Royale, men. Kasi magiging masaya to sa Battle Royale, men. Isang napaka-fresh na map. And sana ayusin nila. Yun lang yung wish ko, guys. So anyways, alright guys, so ngayon ay papasok na tayo sa isang game para mapakita ko sa inyo at ma-explain ko sa inyo yung mga basic. So ang gagamitin natin is sa BH, hindi lang tayo magdadala ng item. So wala lang tayong item ngayon. So ang gagawin natin is papasok tayo sa game, papakita ko lang sa inyo yung mga basic ng game para maintindihan nyo din. So dito na lang tayo sa cargo depot at mag-load. So, hintayin natin. So, ito yung parang ready lobby, kumbaga. So, itong insurance, guys, nakikita na sa baba. For example, ilalagay ko dyan ang shotgun. At saka lalagyan ko ng insurance. So, click nyo insurance, click nyo shotgun. Meron siyang 231 na insurance. Ang ibig sabihin yan, pag nawala yung shotgun mo, mababalik yan sa'yo. Kasi meron kang insurance. So, yun yung ibig sabihin ng insurance. So, pag i-click natin yung question mark, insurance items will only take effect in combat. If an insured item is lost on the battlefield, insurance will take effect. If another player picks up your insured item, your insurance will become invalid. So, ibig sabihin, pag pinulot ng kalaban yung mga baril mo, wala na. Pero pag iniwan nila, goods. After the battle, items with effective insurance will be returned to their mailbox within 30 minutes. Make sure you collect them in time. So, yun. Mababalik sa'yo kung hindi siya pupulutin ng kalaban with the insurance. So, ito na guys, papasok na tayo sa isang game. Wala lang tayong dala. Ipapakita ko lang sa inyo, demonstration lang, kung paano laruin ang Ross 2.0. Ayan na. So, dito tayo na spawn. Kung titingnan natin yung map, dito tayo na spawn. Ayan, dito tayo na spawn sa taas. So, meron tayong tatlong escape area, which is ang guard room, ang depot area, at saka yung dormitory roof. So, ito yung explanation, guys. Una sa lahat, ang una mong titignan sa mapa mo is itong countdown. Kung nakikita nyo sa taas, kung nasa yung mouse ko, may countdown dyan na sinasabi na, may countdown dyan, guys, na 20 minutes. So, sa 20 minutes, kailangan na mag-loot ka at hindi ka umabot sa countdown. Kasi pag maubos yung timer ng countdown na yan, ay mamamatay ka. Maiiwan ka at hindi ka makaka-exit. So, ang tanong, paano ka makaka-exit at saan ka makaka-exit? At kailan ka makaka-exit? So, titignan mo yung map mo. Sabi dito, dormitory room is around 8 minutes and 48 seconds. Depot area is 10 minutes and 44 seconds. And guard room is around 13 minutes and 35 seconds. So, ang kailangan mong isipin, saan dito ang target kong exit? At, kailan ako lalabas? Kasi, sa countdown natin is 18 minutes. So, kung iisipin natin, kung dito ako lalabas sa guard room, dapat, pag malapit na siyang mag-open, like 13 minutes, timing sa ano ko countdown, doon na ako sa may guard room. Meron dyang exit, guys. Kung nakikita nyo yan, minamark ko sa mapa ngayon. Kung nasan yung yellow na mark, ewan ko kung nakikita nyo. Ayan, yung square. Yung sabing 0 over 4. Now, iisipin nyo guys, pag sinabing 0 over 4, ibig sabihin yan, apat na maximum na tao ang pwede lang makalabas at the same time. So, ibig sabihin, hindi kayo dapat sumasobra sa apat. Pero since duo lang tong Ross 2.0, pwede kayo dyan mag-exit.
So kung sa tingin mo, dyan yung gusto mo mag-exit, marami kang time kasi 12 minutes pa siya mag-open. Now, pag nag-open na yan guys, hindi ibig sabihin open na yan forever, right? Meron din yang cooldown. So pag nag-open yan, kailangan siguro mga 5 minutes yung open. Sa 5 minutes na yan, kailangan ka nang makapasok dun. Or kung mag-close man yan, hindi ka na makakapasok. So make sure na pag mag-open na yan, magiging green na to, pasok ka na dun. Kasi pag hindi na yan maging green, close na yan. Okay? Gets? So meron ka ding mission guys sa left side ng screen mo. Sabi dito, survive more than 8 minutes ata yan. So yun, may mission na ibibigay yung game. Depende sa kung anong mission ang gusto niyong ibigay. Tapos ang gagawin mo, since BH ako at wala din naman akong item, pwede ako mag-loot na mag-loot. Yun yung pwede kong gawin. So habang naglo-loot ako guys, ipapakita ko sa inyo yung ano, yung na-loot ko. Ayan. Yung kada loot mo, meron siyang weight. Diba? Meron siyang weight. Meron siyang presyo. And meron siyang damage. Tapos ito, SR ammo, pistol ammo, tsaka itong serum yung heal. So yun. Kailangan mong ano, kailangan mong i-limit yung paglulut mo. Kailangan mo din ng bag para hindi mapuno yung ano mo, paglulut mo. Yung ay, ano mo. Bag mo, hindi mapuno sa loot. So yun na guys, yun yung iisipin nyo. Pagpasok nyo yung isang game, isipin nyo kung kailan kayo lalabas at gaano kayo kalayo sa kung saan kayo lalabas. At kailan mag-open yung labasan nyo, yung exit nyo. And strategize nyo lang, isipin nyo lang kung anong gusto nyong gawin. Maglulut pa ba kayo na maglulut? Or magpe-play safe kayo at lalabas kayo ng early para hindi masayang yung mga nilut nyo. So I hope gets nyo yun guys, kasi yun talaga yung concept ng ROS 2.0. Mag-loot, magpalakas, mag-upgrade ng mga item, i-upgrade mo yung character mo. Now, papakita ko sa inyo ang isang clip kung paano ka makaka-earn dito sa ROS 2.0. Itong clip na to ay nakakuha ako ng cash card kung saan meron siyang value na USD dollars or US dollars, yun nga. So let's go. Okay, so ito na yung clip guys. Galing to sa Facebook stream ko. Sa fb.gg/jasongaming. And nakikita nyo dito. So nakikita nyo binabaril ako ng bot. And malakas yung damage ng bot na yan. Kasi yung bot na yan, yan yung isa sa mga tinatawag nating mga captain or general na bot. So mag-iingat kayo sa mga ganyang klaseng bot guys. Yung mga AI na ganyan. Yung may mga nadalang malaking weapon. O iba yung itsura nila sa normal na bot. Kasi sila yung mga malalakas na bot. And pwede kang i-one hit. May mga AI na nagdadala ng sniper or barret na pwede kang ma-one hit. So huwag kang magugulat na may mga ganun. Kaya nga, kailangan din natin magpalakas sa character natin at mag-suot ng armor para hindi tayo ma-one hit or mamatay agad. At mag-ingat talaga sa bot. Kasi yung bot dito is designed... hindi siya pareha ng Battle Royale, kundi ang mga bot dito is malalakas dahil pinoprotektahan nila yung mga nilulut mo. Okay? Okay, so ito na yung part guys kung saan kami nakalut or saan ako nakalut ng USD cash card. So makikita nyo dito, ipopost ko lang. Ayan. So nakikita nyo meron dyang cash lock chip. $0.5. So $1 is around 50 pesos. So estimate lang siguro mga 25 pesos yan. So, ibig sabihin, naka 25 pesos ako sa chest na yan. So, nakita nyo yung color ng chest. Ang color ng chest na yan is purple or violet. Right? So, iba't iba yung mga chest sa game. Merong purple, may violet, may green, at saka may white. Sabi nila, meron din daw yung mga green na chest. Pero sa experience ko, nakakuha ko sa blue at saka sa violet. So, yun yung mga hahanapin yung chest, guys. And mag-ingat kayo again kasi may mga malalakas na bot na pinoprotektahan yun. So, kailangan nyo silang patayin kung BH kayo. Pero kung EXO kayo, walang problema. So, kung babalikan natin guys, babalikan natin dito sandali. Kung nakikita nyo yung green sa screen na yan, kung nakikita nyo yan, yan ang exit. Yung nasa screen, yung green. So, yun lang. Share ko lang para malaman nyo din. Okay, so eto na guys, eto na yung part na ang daming nagtatanong sa akin. Ito yung kung paano ka makaka-pay out or paano ba talaga ang play to earn at paano ang pagka-cash out dito sa ROS 2.0. So ito guys, nakikita nyo ba itong nandito sa mouse ko? Itong $19.21, yan yung aking na-farm na grind sa 2.0.
And nakikita nyo dyan, itong top 1 na to, meron siyang 147, top 2 is 110, 101, ganun, 100. Grabe yung farm ng mga taong to. And isipin mo, ilan na to? This is 5,000 pesos, man. $100 is 5,000 pesos. Ito guys, i-click ko to para makita nyo yung information about sa USD exchange. Ang sabi dito is activity time January 26 until February 1. So sa mga gusto makapera diyan, gusto maglaro, magplay to earn, until February 1 lang to guys. So remind ko lang kayo. And sabi dito, if you successfully escape with USD cash card, yung nakita natin kanina sa clip. By the way, hindi lang isa yung pwede mo makuha sa isang game. Pwede kang kumuha ng napakarami pero hindi siya nagsa-stack. Ibig sabihin, pag nakakuha ka ng 0.5, nasa inventory mo yan ng bag, tapos makakuha ka naman ng ibang cash card like 0.1, 0.2. Meron din mga $2 na cash card kung swerte ka. Merong iba nakakita ng $5 kung swerte ka, ganun. Napakaswerte mo na nung $5 case. So, ano yun? Isa-isa lang yun sa backpack mo. Hindi siya nagsa-stack. Ang ibig sabihin ng stack, nagiging isa siya. Kung baga, hindi ko alam po yung term sa Tagalog, guys. Basta yun na yun. Tapos, you can add a corresponding face value to the exclusive cash pool nyo. Ito yung cash pool ko. So, pag may nakuha ako sa game, pag nag-next game ako, may nakuha ako, dito siya mapupunta. Tapos, when the cash pool has accumulated $10, kung may $10 ka na, you can fill in the bank card information for withdrawal. Now, ito yung withdrawal, guys. Pag i-click ko to, sabi dito is bank account. Sa mga bata na nanonood, guys, hindi nyo alam kung ano yung bank account, try nyo tanongin yung mga parents nyo, mga uncle, mga tito nyo, kung alam nila yun. Kasi, kung may banko sila at may bank account sila, alam nila yun, men. At kung gusto ka nilang tulungan para makash out to, kausapin mo sila, i-share mo sa kanila, yun lang. Para at least ma-pay out mo kung nalaro mo man to, nag-grind mo man to, right? So, yun guys, kung balik tayo dito, when the cash pool is, tapos na tayo dyan, at 10 of the activity, when the total amount of cash pool does not reach $10, kung hindi ka daw makaabot ng $10, cash will be converted into diamonds in the proportion of $1 equals 100 diamonds. So, ganito yan. Pag hindi ka na umabot ng $10, for example, $9 ka lang, yung $9 mo is equivalent to 900 diamonds. Right? Pero, ito yung tanong guys, at hindi ko pa to confirm. Pero pag sumobra ka ng $10, according to the condition, di ba? Sa condition nila, $10 daw is the limit. So, pag sumobra ka ng $10 hindi mo to makakash out, bibigyan ka siguro ng 1,000 diamonds. Hindi ako sure dyan, guys. Kasi iba yung condition dito eh. Sabi dito eh, when the total amount of cash pool does not reach $10, cash will be converted into diamonds. Hindi sinabi dito na if sumobra ka sa $10, magiging diamond siya. Hindi ganun yung sinabi. Pero parang theory ko lang din yun. Sana ganun. Sana pag sumobra ka ng $10, pero hindi mo makash out, magiging diamond yung $10 mo. Magiging 1,000 diamonds. So, for example, ako, hindi ko ito makash out, $19. Bibigyan pa rin ako ni Ross ng 1,000 diamonds kasi hindi ko siya nakash out. Right? Because ang limit nila is $10 kada account. So, I hope na hindi yun magulo, guys, yung pag-explain ko. Pero yun na nga. To make it simple, pag hindi ka umabot na $10, meron kang 100 diamonds for every $1. Okay? Pero, i-confirm ko to sa inyo, guys, kung makakuha ko ng information about dito. Confirm natin yan. Post ko siguro sa Facebook page ko. Yun nga guys, sa mga hindi alam ko ano to guys, pay account, pay bank, ganun, pay bank address, itanong nyo lang guys sa mga taong may alam ng mga about bank account. Kasi alam nila yan. Meron din nagtanong sa akin guys na hindi ba to secure ba to, hindi ba to scam, hindi ba to nakakatakot, ganun. Ako guys, hindi ako sure. Hindi ako financial advisor, hindi ako sure, hindi ako sigurado. So, hindi ko sasabihin sa inyo na secure to. Pero, kung gusto nyo talagang i-pay out to, gumamit kayo ng extra bank account na sa tingin nyo okay lang yun na ano mang mangyari. Hopefully, hindi. Right? So, extra lang. Yun lang talaga masasabi ko, guys. Pero, siguro hindi naman magsascam si Ross, guys. No? Kasi, ang daming mga tao na magagamit nito. So, kung isascam nila yan sa record, parang ang lala. Diba? Pero ano ko lang yun guys, theory ko lang din yun. Again, hindi ako sure kung secure ba to. Ang masasabi ko lang is yun. Kung gusto nyo i-pay out, withdraw, ito yung kailangan nyo gawin. Alright, ito yung kailangan nyo gawin.
So, yan lang ang info na meron ako ngayon, guys. Maraming nagtatanong dyan kung pwede ba PayPal, kung pwede ba GCash, kung meron bang ibang payment method na sana pwedeng ilagay. Tinatanong ko pa ngayon sa Ross. Wala pa akong sagot na nakukuha. Pero kung meron man, automatic isi-share ko sa inyo yan. Okay? Sa ngayon, wala pa talaga akong information, guys. Pero kung gusto nyo, mag-comment kayo dyan. Manood lang kayo ng stream ko. Baka ma-share ko sa inyo sa stream ko. Or baka gumawa tayo ng ibang video about doon kung meron tayong update. Pero yun nga, guys. So yun, guys. I think na-cover na natin lahat ng mga information na about sa ROS 2.0, no? Mag-comment lang kayo kung hindi natin na-cover. Kasi sabi ko nung simula ng video, di ba? ROS 2.0, paano siya laruin? Sana naintindihan nyo, guys, sa aking explanation. Kung hindi nyo man naintindihan, kung medyo complicated, komplikado yung pag-explain ko, please mag-comment kayo. Open ako sa mga feedback na ganyan. Tapos, may mga tanong kayo, tatry ko yung sagutin. Tapos, about sa payout, again, update ko kayo. Manood na kayo ng stream, baka doon ko masabi. Or sa, baka may next video ako, hindi ako sure. Yun! I think nasabi ko na lahat, guys, no? Kung paano din mag-earn, mag-cash out, mag-payout. So, if guys, na makalaro kayo hanggang February 1 kasi February 1 lang yung event. At sana maintindihan yung ROS 2.0. At sana, sa mga taong hindi nagustuhan yung ROS 2.0, sana naisip ko yung, o nabago ko yung isip nyo about sa game. And alam ko hindi siya Battle Royale, pero bago siya. Kung hindi nyo man siya ma-enjoy, nandyan pa rin yung Battle Royale. Pwede nyo pa rin laruin yung Old ROS. Kung doon kayo masaya, kung doon kayo nag-e-enjoy, kung boring sa inyo yung ROS 2.0, okay lang yan, walang problema dyan. Pero sa mga taong nag-e-enjoy sa 2.0, guys, para kasi ito sa mga taong nag-e-enjoy mag-loot. Para sa mga taong, you know, may thrill kasi din siya, guys. Lalo na pag nag-loot ka at alam mo may player, kailangan dalawa yung pwede mong gawin. Labanan mo siya or tumakbo ka na lang para ma-save mo yung loot, no? Ganun kasi yan. So that's it for this video, guys. Don't forget to like the video, no? Mag-like kayo kung sa tingin nyo na meron kayong natutunan, nagustuhan nyo, meron kayong nakuha or naintindihan nyo yung game. And that's really my goal for making this video. Thank you so much for watching, guys. And this is Jason. Until next time, sana magkita tayo sa ROS 2.0 map. See ya!